Halos gumuho at nabago ang kanilang mundo nang ma-stroke ang padre de pamilya ng mga Espeña. Paano na kami kung mawala siya? Kaya po kahit anong po, ginagawa ko para sa kanya. Si Mr. Tony Espeña po, asawa ko po siya. Na-stroke po siya ng July year 2010. Bali, tatlo po yung anak namin. Sa pagkasakit po niya, marami po nabago sa amin. Ako po ang tumataguyod dahil nga nagkasakit po ng asawa ko. Hindi po siya makatayo. Nandun lang po, nakahiga lang siya. At pinate-therapy ko naman po sa Medical East Avenue po. Pero hindi pa rin po nanunumbalik yung kanyang paglalakad at pagtayo. Problema sa pera, pati na sa mga gawain, yan ang dulot ng sakit ni Tony. Dati po, mainitin po yung ulo niya, hindi po siya kumikibo. Ultimong ano po, nagagalit sa mga anak namin. Nakahiga lang po siya, pagka pinapaliguan ko po siya, talaga pong ang bigat ng katawan niya, nahihirapan po ako. Talagang pinipilit ko po talaga na mapaliguan siya, kaya talagang binubuhat ko po siya kahit na hindi po siya nakakalakad. Ang mag-asawa, labis na nag-alala sa nangyari. Takot ako. Wala ko pamilya ko. Walang anak buhay. Kawawa. Naiiyak ako kasi naaalala ko yung nangyari sa kanya. Talaga pong iniisip ko, huwag po siya kunin ng Panginoon kahit na nagkasakit siya kasi mahal na mahal ko po siya. Napalitan ng pag-asa at kasiyahan ang problema ng pamilya. Ang dahilan, ang pag-inom ni Tony ng laminine. Sa pamamagitan po ng pag-inom po niya ng laminine, malaking tulong po sa kanya na siya po ay gumaling. Lahat po, nabago na sa kanya. Pwede na pong tumakbo, ngumingiti na po, lahat po nagagawa niya, pati yung left hand niya, naitataas na po niya. Halos nagagawa na niya ang karamihang kilos niya noong bago siya ma-stroke. Lahat ng yan ay nagsimula nang uminom siya ng laminine. Hindi mo ay gano'n. Ngayon, ito na. Ngayon po, ako na po na prepare na ang almusal. Pagluto ay itlog, sinangal. Masaya na po ako ngayon. Umaasa ang pamilya Espeña na muling babalik sa normal ang kanilang buhay sa tulong na rin ng laminine. Thank you, Lord. Thank you sa laminine.